volcanic smog o fog na naranasan sa Taal Volcano. Kumustahin po natin ang sitwasyon doon ngayon, ating mga kababayan dyan sa Batangas. Mula kay Nico Bagsik. Nico, anong sitwasyon ngayon dyan? Yes, magandang morning sa inyo sa studio, Tito Johnson. Business as usual pa rin dito sa Tagaytay City matapos nga may ulat ang volcanic smog kahapon. Hindi nababahala ang mga residente sa aktibidad na ito sa bulkan ng Taal. Sa kabila nito ay nagpapatuloy ang volcanic smog o VOG dito sa Tagaytay na nagmumula sa sulfur dioxide na lumalabas sa bulkang Taal. Una nang naobserbahan ng Taal Volcano Observatory kahapon ang volcanic smog na iulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang pagtaas ng volcanic sulfur dioxide gas emissions mula sa bulkan noong August 3, ang pinakamataas mula noong July 11. Dahil sa volcanic smog, pinapayuhan ng mga health officials na magsuot ng face mask ang mga residente o ang mamamasyal dito upang maiwasan ang ilang komplikasyon. Tito Johnson, ipapakita ko lang dahil nasa likod ko ngayon ang Taal Lake. Ano, at makikita nyo dito sa aking likuran, makapal na yung ulap dito sa Taal Volcano. Kanina medyo madilim pa, medyo manipis pa yung ulap na yan at kita pa yung crater ng maliit na and then natin doon sa community doon sa baba dito sa paanan ng Taal Volcano, makikita niyo diyan nakita namin diyan kanina meron pang mga ilaw yan at meron pang mga gumagalaw doon sa lawa niya ng mga mangingisda na inaayos yung kanilang mga fish pen. So wala pa ding preemptive evacuation measure, no, na nilalabas ang PVOX magpahanga ngayon dito sa mga residente ng Taal Volcano. At may mga nakausap din tayo kanina dito na mga turista na nagjo-joyride na kumakain pa din at hindi nga sila nababahala dito sa mga kaganapan sa Taal Volcano sa mga oras na ito. Balik sa inyo sa studio, Tito Johnson. Nico, anong alerto ngayon ng Taal Volcano? Alert level 1 pa din. Magpahanga ngayon, Tito Johnson, ang Taal Volcano ayon sa PVOX. At wala pa silang binibigay na panibagong alert level dito nga sa nangyayari ngayon sa Taal. Maraming salamat, Nico Bagsik.